Isang mabiyayang araw ng Lunes, mga kapatid, unang araw ngayon sa buwan ng Agosto. Tunghayan na natin ang mabuting balita ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ayon sa pagbasa, nang malaman ni Jesus ang nangyari kay Juan Bautista, labis niya itong ikinalungkot, kung kaya ay binalak niyang magpakalayo-layo at kasama ng kanyang mga alagad ay pumunta sa ilang na lugar upang magkaroon ng pagkakataong makapagdalamhati. Subalit, nasundan pa rin sila ng mga tao na patuloy na sumusunod sa kanya. Nang makita ni Jesus ang mga taong sumusunod sa kanya na mga may sakit, nagugutom at nababalisa, nakalimutan niya ang kanyang sariling pagdadalamhati. Kung kaya't nilapitan niya ang mga ito, pinagaling ang mga may sakit, inaruga at pinanatag ang kanilang loob. Subalit na maghahapon na, ang mga alagad ay lumapit sa kanya at sila ay balisa sapagkat napakaraming tao at wala silang maibigay na pagkain dito. Subalit sinabi ni Jesus, huwag niyo silang tabuyin o paalisin, kayo mismo ang magbigay ng kanilang makakain. Hindi makapaniwala ang kanyang mga alagad sapagkat ayon sa kanila wala silang kakayahang pakainin ang napakaraming tao. Subalit sinabi ni Jesus, kayo ang magpakain sa kanila. At ang mga sumusunod na pangyayari ay isang milagro o himala dahil sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Napakain ni Jesus ang mga gutom na tao maliban pa sa 5,000 mga kalalakihan, mayroon ding mga kababaihan at mga bata na hindi kasama sa bilang. Mga kapatid, ano nga ba ang mensahe sa atin ng mabuting balita ayon sa Ebanghelyo sa araw na ito? Una, si Jesus ay totoong tao na ipakita niya ito na siya ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang pinsang si San Juan. Siya ay totoong-totoong tao na lulungkot siya sapagkat namatay ang isang taong malapit sa kanya. Pangalawa, siya ay nagpakita ng pagmamahal sa taong sapagkat kahit na siya ay nagdadalamhati, nang makita niya na ang mga tao ay nalulungkot, may sakit, nagugutom, nababalisa, nakalimutan niya ang kanyang sariling pagdadalamhati. Hindi niya inalantana na siya ay nalulungkot din. Tinulungan niya ang mga taong may sakit, pinagaling niya ito, at nang maghahapon na at kinakailangan kumain, gumawa siya ng himala sa pamamagitan ng pagpaparami ng isda at tinapay. Bilang pagninilay, ating isipin, si Jesus ay totoong tao. Huwag tayong mahiyang lumapit sa kanyang idulog ang ating pagkatao. Tinuruan niya tayo paano magkaroon ng pagmamahal sa kapwa-tao. Nawa ay mapagmahal din tayo. Magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa. Maging matulungin. Maging bukas tayo sa pangangailangan ng iba. Nawa ay huwag tayong maging manhid sa mga taong naghahangad ng pagkalinga at humihingi ng tulong sa atin. Oo nga, hindi sapat ang ating mga resources. Meron lang tayong ilang mga bagay na maaari nating ialay. Ibigay natin ang lahat ng ito at si Jesus na ang bahalang mag-multiply kagaya ng ginawa niya sa 5 pirasong tinapay at 2 isda. Huwag natin kakalimutin na ang Diyos, si Jesus, ay tao, nagkatawang tao upang turuan tayo kung paano magmahal sa ating kapwa at higit sa lahat kung paano magpakita ng kakayanan na lahat tayo ay mayroong tungkuling nakaatang sa bawat isa upang ang lahat ay magkaroon ng pag-asa. Magdasal na po tayo.
Mahal na Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa araw na ito sa pagbibigay mo sa amin ng inspirasyon sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na ikaw ay mapagmahal. Ipinakita niya sa amin na siya bilang isang tao ay maaring magpakatao. Turuan po kami na maging matulungin sa aming kapwa. Ibigay ang lahat ng aming makakaya. Paramihin mo po ito, Panginoon, upang makagawa ng himala na maaari namin ibahagi sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa aking pag-aalay, pagninilay, at nawa ay huwag natin kalimutan na si Jesucristo ay totoong tao, nagkatawang tao upang turuan tayong magmahal ng ating kapwa-tao.